Guys, welcome ulit sa ating panibagong video. In today's video, pag-uusapan natin, which is yung maintenance update or yung pinaka-patch update ng Cabal Mobile PH as of 2022. So, let's start! So, now guys, ang event natin is yung Summer Boost na event ni Cabal. So, ang nadagdag is punta tayo kay event girl Yule para malaman nyo. So, meron tayong nadagdag na Pandora's Box. And then, daily login event, which is sinumalabas talaga sa atin every time na nagda-login tayo. And then, Summer Heat Exchange. Yan, open store natin. So, may lalabas dyan, which is yung Beach Tube Mystery Box. So, yan, meron tayong Beach Tube times 5, Beach Ball times 3. Yan, kailangan yung requirement. And then, 2 million. So, payo ko sa iyo, kaibigan, kung sumukan ka. Kasi, then, masasayang lang yung alis mo. So, let's go back to Event Girl Yule. Then, next is yung CMU's upgrade, Summer Upgrade. So, ito guys, medyo matrabaho to, pero goods naman. Pero, ito naman kasi guys, pwede nyo makuha sa crafting ito eh. Craft na lang kayo kaysa, mag-upgrade kayo. Kasi guys, ayan, tulad nyan. So, may mga every item, so from Sig Metal up to Palladium. Ay, arcade yun pala. Meron siyang required upgrade token. So, plus 15, tulad niya, plus 15 times 1. Upgrade token highest, plus 15 times 1 ulit. So, yun. Mahaba-habang process. Pero, nasa sa inyo if ever na gusto niyong subukan. So, next is yung Summer Boost. So, Summer Boost, ito guys, yung may enjoy ng character niyo. From March 10 to April 6 only. Ayan, nakalagay naman. Kasi April 7, panibagong patch. Meron na silang official trailer na nilabas sa Facebook page about doon sa magiging patch update on April 7. So, ito yung nagdag niya guys, no? XP boost 300%, skill XP 300%, adds drop 300%, drop rate 300%. What? Drop rate, 300%. Ba't di nyo pa yung 1,000? So, War XP 200%, AXP 200% para sa mga runes yan. And then, First Wing 200%. And then, last is yung ano natin, CMU Store. So, medyo trending to ngayon. So, ito guys, may mga tatlong sa baba, ano daw yung dapat bilhin nila as of experience nila yung mga plus 20. Pero kung sa inyo guys, huwag nyo subukan talaga to kasi masasayang lang yung asset. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. So, for example dito. Pero kung ikaw yung type ng player na malaki ang araw, sa isang araw eh, addict na addict ang maglaro ng Cabal, pwede mong bilhin yan and then mag-dungeon ka ng mag-dungeon. Kasi high attributes yung ano yan, kumbaga sagad na yan. Yun na yung pinaka-final item ng ano yan, upgrade ng item na yan. So, in this case, ito yung mga laman. Critical Strike, then yung Flawless Defense, ito, nagagamit ito madalas kapag may knockdown or knockback yung mobs. And then, Holy Water of Resistance, so 30% lang. Pero ang duration niya guys, 3,600 seconds. And then, meron ding Water of Sage, Water Fighter, Traveler. So, usually, hindi mo nagagamit yan. And Elixir, Level 4, at saka Typhoon Elixir. So, dito guys, 5 million guys sa 10 piraso. So, chinek ko kanina sa auction kung magkano. So, mas mababa ito compared sa mga binibenta. So, kung ako sa inyo, kukunin ko lang dyan is Holy Critical Strike. And then yung kung melee ka or magic type, it's either Water of Sage or Water of Fighter. Then yung Gale of Elixir or Gale Elixir at saka Typhoon. It's either kung magic ka, mga Force Archer, Wizard, saka Gunner, Typhoon ang kunin nyo. And then sa mga melee like Warrior, GLBL, saka FB Shielder, Gale of Elixir the best. Kasi may dagdag na sword skill up and then defense na 150. And then, kung ang character mo naman is papasok sa mga high dungeon, I highly suggest gumamit kayo ng
resistance. Huwag tong ano, flawless, kasi 60 seconds lang to, guys. So 1 minute nyo lang. Pero kayo, kung ano mas bet mo sa dalawa. Pero sa akin kasi, mas maganda rin tong flawless defense. Kung kaya mo patayin ng within a minute, or tapusin yung dungeon ng mga matataas na knockback or down stun, yan yung dungeon. So mas maganda tong flawless defense. And then meron tayong gala dress, so costumes to, guys. Ay, epaulet pala, sorry. So yun lang yung dagdag niya. So 5M mo ito lang. 5M. So kung magpapapera ka, guys, the best to. So syempre yung duration, importante yan, kasi 1 day lang, guys. So 5 million, so kaya mo naman kitain to. So try mo. If ever na makadrop, maganda dito, suotin mo siya, tapos hide dungeon ka pumasok. Then check mo tong percentage na nilabas nila ni Cabal. If ever kung totoo. Yan, 400% to slot item drop. So, let's see. Then, epaulet of Freed. So, kapa ni Freed to, guys. So, usually, ito, nakalagay dito, magic attack. So, pang ano to, pang mga sage or mga magic type character. Then, epaulet of Vampire. So, as usual, Vampire. HP ang pinag-uusapan natin dyan. Then, next will be the epaulet of Yuan. So, ito, pang ano to, mga melee, mga swordsman natin na character. So, kasi attack, sa attack rate ang dagdag nito, sa sword skill am. Then, so, dito sa kapa, kayo na bahala kung anong gusto nyo bilhin. Pero ako, bibili ko gala dress. For example, kung may alis ulit. And then, vampiric earring plus 9. So, 1 day lang to, guys, pero sagad to. Ay, hindi, nabibili naman to sa auction. So, bakit siya gagastos ng 20M? So, ring of luck plus 4, and then yung, ano natin, critical ring plus 4. So, 1 day lang sila. Pero 20M gagastusin mo. Unless, kung kumikita yung character mo ng 100M per day. Then, amulet of pain. Then, bracelet of sage and fighter. Tapos, Orpedia. So, sa Orpedia, may tatlo tayo nakikita dito, guys. Isang full critical damage, isang amp, at saka isang defense. So, kunin nyo dito yung critical damage or yung skill amp. Pero mas maganda, huwag ka lang gumastos kasi 30M yan. And then yung Charisma Pan Epaulet. So yan, resistance. 1 day ulit. So sayang, magsasayang ka ulit ng 30 million sa 1 day. And then Minesta, belts plus 20 lahat. And then talisman, and then yung carnelian, then arcanas. So lahat sila 1 day, pero gagastos ko ng 40 million. So kung kaya mong bawiin yan in 1 day, good for you, kasi mataas ang stats na binibigay ng guys. Ayan, napakadami. So yun. So ang tanong, ano yung mga dapat bilhin? So kung may alts, critical strike, flawless defense, gale of elixir, tsaka fighter, 4. And then dito sa kapa is yung Chinese gala dress. And then the rest, wala lang akong bibilin. Yun lang, nandito lang sa taas. Kasi worth 5M lang sila, and then kaya mo kagad kitain yan. Wala pa, wala pang isang oras. So yun. I hope na may nakuha kayong idea about doon sa patch natin. No? Yun lang naman yung patch. Nasa event girl yun lang lahat. And then sa login rewards, guys, ito yun. So ganun pa rin naman, ang hindi ko na nakakuha is yung pet name card at saka yung transmuter. So yung pet name card, guys, ginagamit siya kapag mag-change kayo ng pet name. And then yung transmuter is change for nation, or kung kapela ka to proc yun, or proc yun to kapela. Yan, para mas maintindihan ng mga manonood. So sa April 7, guys, yung next patch. So see you on the next update. And then huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Yun lang, guys, and then bye-bye.